Hi, mga kapatid. This is Father Jerry Orbos, SVD. Merry Christmas. Pasko na, sinta ko. Wow, sana po, aside from mga palamuti sa labas, everything paskong-pasko na, sana paskong-pasko na rin sa puso natin. So mga kapatid, just a reminder, Christmas has to happen in the heart. You know, it will not happen in the malls, it will not happen in the birth and the parties, in the celebrations, in Tinseltown. Dapat po dito mangyari sa puso ang Pasko. Paano po maging Pasko na sa puso? Di balikan po natin ang acronym na Pasko. P-A-S-K-O. P, Pasok Kristo. Eh paano Pasok Kristo sa puso? Ang puso mo sarado. Ang puso mo punong-puno ng bubog, mga thumbtacks, mga... Paano makakapasok sa Kristo? So, clean your heart. Linis. Di po ba? Pag may mga bisita tayo, talagang preparasyon ng linis. Marami po na dapat sabihin lang, Panginoon, it starts with saying, Lord, alam po niyo, mahal ko po kayo, Panginoon. Marami po akong kasalanan, marami po akong pagkangamli. Pero, Panginoon, tinatanggap kita. I welcome you, Lord. Because I need you and I love you, Lord. Pasok Kristo. Mm. Eh, yung A, yung tinatawag ko yan na atrasbisyo. Yun na naman, bumabalik. Kasi habang, paano pasok Kristo? Ikaw marami bisyo. Ikaw, magbago. Kahit isa lang, ialay mo, Lord, ito po, inialay ko na po sa inyo. Sa bilang pagmamahal po sa inyo. Kunwari, right this very moment, bilang pasalamat kay Lord, pwede bang patawarin mo na yung mga taong nakasakit sa'yo? Right now, Lord, kayo na pong bahala sa kanila. It's a gift you offer to God, but actually it's a gift to yourself. Kasi kapatid, kung hindi ka nagpapatawad, alam mo kung sinong kawawa? Ikaw. Ikaw ang naghihirap. Ang bigat kaya yung hindi ka nagpapatawad? Eh, ang sayasayo mo, tapos bigla mo nakita, yan, sira na naman ang araw mo. Mayroon pong writer tayo, Sok Rodrigo, who wrote, nandun ako galit na galit, nagngingit-ngit. Nalaman ko na lang, yung kaaway ko tulog na tulog at naghihilik. Oh, you suffer if you do not forgive. Pasok. Kristo at trasbisyo. S, samba tayo. Oh, Misa di Gallo, yung pag sa madaling araw. Pero actually, Misa Aguinaldo. Ano bang ibig sabihin ng Aguinaldo? Gift, misang regalo, pasasalamat sa Panginoon. Sa tulong ni Mama Mary. Ito po'y Aguinaldo ko, Lord, magsasakripisyo po ako. Gigising na maaga, etc. Because in gratitude, it's a beautiful gift. Marami kasi naman magsisimula sa 16, but munti-unting mawawala, babalik ulit sa 25. Yun. Let it be a decision. Gawin mo yan. Marami na hong paraan ngayon para basta maging more prayerful pa. Okay? Samba tayo. Okay? Yan yung kalat bango. Pasko na kapatid, ikaw kalat simangot, kalat high blood, kalat yabang. Hindi na po. Kalat bango. It's the time of the year when, you know, the goodness in you must come out. Pero alam nyo, nakikita nga ako, wow, ang dami kang ginawa na dinekorasyonan mo si Baby Jesus. Baby Jesus ka ng Baby Jesus. Kapatid, si Baby Jesus pinanganak na noon. You know, dapat sinong mapanganak? Yung baby na nasa iyo na, yung baby na napakabait, yung baby, the baby that is you, the baby that smiles, the baby that is joyful, the baby that is trusting, the baby that is humble. Yan dapat ang may panganak. Ay,
dekorasyon ko ng dekorasyon kay Baby Jesus. Okay yan. But more than that, let the good, humble, simple, loving, joyful person, the baby, that is you. Sana yun ang lumabas ngayong Pasko. Kalat bango, ang dami po tayong pwedeng matulungan. Sana po. You know, Christmas is a very happy time para sa atin, marami, but yan ang isa sa mga pinakamalungkot na panahon for many, many of us, especially the poor. You know why? Kasi pag Pasko, nakikita nila lahat ng karangyaan naka-display, nararamdaman nila yung walang-wala sila, walang-wala sa napakaraming mga material na. So please, find a way, bigyan mo ng importansya yung mga tao, lalong-lalo na po yung mga mahihirap, mga may sakit, mga walang-wala. Di po ba yun ang mensahe ng Pasko? Ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos. Binigay niya ang sariling anak sa atin. Bigyan mo, you give Jesus to the people around you. Please, make them realize how important, how loved they are. Kalat bango. Oh, smile ka naman dyan. May iba sa atin dito, isang buwan ka na hindi pa ngumingiti. Isang buwan ka na hindi pa tumatawa. Kalat bango. Be joyful. Excuse me po. Joy is something na ang dali pong hindi na kailangan ng pera para to give joy. Mga kapatid, ito po ang isang bagay na I learned in my... alam po yung nagka-cancer po ako last year. Last year, this Christmas time, akala ko wala na, no? I mean, apat na chemotherapy, mahinang-mahina. But sabi ko, Lord, it is you who will help me. Hindi po niyo ako pababayaan. And I'm going to be joyful. The joy of the Lord is my strength. Pag joyful ka kasi, hindi mabigat ang buhay. Oh, alam niyo yung naging battle cry ko? Focus on the humor, not on the tumor. Yan. Problema mo, paano yung mga tumor ng buhay mo tinitignan mo? Paano yung mga tumor ng mga tao? No, Lord, give me the grace to be joyful, to see goodness and love and joy. Alam mo, mga kapatid, one good thing, make it two. Ang unang gagawin pagkagising po, luhod. And smile at God. Lord, thank you. Buhay pa ako. Problema natin, kagigising mo palang cellphone agad kung ano na. Hello, lahat yan di mangyayari kung di ka nagising ngayong umaga. So joyfully say, thank you God, salamat. And second thing, pagtingin mo sa mirror, make somebody happy. Sino ang una mong gagawing happy? Sarili mo. Ngitian mo ngayong nasa mirror na yan. O yun. Eh, patawanin mo, man, cute mo, ang taba mo pa rin. Masaya ka na. That, when you start that, your whole day, mayroon kang nagagawa. Make it a mission na mayroon kang mapapasaya, mapapatawa every day. If you can have more, at least one more, why not? So, kalat bango. Okay? And O, Pasko, ora mismo. Now na. Do not postpone your loving. Do not postpone your conversion. If today you hear His voice, harden not your heart. Sabi ng iba, Father, matagal pa naman, bata pa ako, you know. Ay, Diyos ko po, hindi natin alam kung kailan tayo tatawagin ng Panginoon. This moment, you know, this moment now, just tell the Lord, Lord, mahal ko po kayo. Patawad po sa mga kasalanan ko. Please come to my heart. I need you, Lord. I love you, Lord. I love you, Mama Mary. Christmas is here. Christmas is now. Ora mismo. Mayroon po ako naalalang kwento yung isang husband ay nagdidilig sa harden sa likod ng bahay. Lumabas daw yung misis, sabi niya, Eduardo, pagkatapos mo magdilig dyan, pumasok ka nga, mag-usap tayo. May nakita ko sa cellphone mo.
bang, binalibag yung. Alam nyo nangyari sa husband? Aba, according to the story, apat na araw na po, nandun nagdidilig pa rin sa garden. Dilig ng dilig, ayaw pa rin huminto. Ay hanggang dito na po yung tubig, ay dilig pa rin ang dilig pati sa mga kapitbahay. Ayaw pa rin pumasok. Yan po ang kwento ng marami sa atin. Matagal ka na tinatawag ni Lord. Halos nabatukan ka na nga rin eh. Alam mo na yun. And yet, hindi ka pa rin pumapasok. Alam mo kapatid kung sino ang holy na tao? Holy ka? Father, madasalin ako, kaya holy ako. Ah, not necessarily po. Ang dami mga madadasalin, pero ang tapang pa rin, ang sama ng ugali. No? Holy ka kung nahuli ka na ng Diyos. Yung nga sabi mo, Lord, surrender na po ako. Ako po'y sa inyo na. Bahala na po kayo. Wala na po akong agenda, kundi ang agenda ninyo. Lahat po ng bagay sa buhay ko na dapat ko na isuko, sinusuko ko na po. Holy ka kung nahuli ka na at akap-akap ka na ng ating Panginoon. And one last thing, yung ora mismo, don't postpone your loving sa mga taong binigay sa iyo. Isipin po niyo ito mga kapatid. Think about this. May mga taong kasama mo last Christmas, wala na ngayong Pasko. Wala na siya. Wala na sila. At may mga kasama ka ngayong Pasko, baka wala na next Christmas. So why don't you make this the best Christmas ever yet? Baka huling Pasko niya na. Baka huling Pasko mo na. Baka huling Pasko ko na. I don't know. Father, morbid naman yung mga tokyo. But it's a reality, mga kapatid. Think about it. Sana wala kang pagsisisi na nagkulang ka ng pagmamahal sa Panginoon, sa mga taong binigay sa iyo ng Panginoon. Merry Christmas. Merry, masaya. Yes, sana masaya ka. At marami kang mapasaya ngayong Pasko. And may I add, merry and many, many more Christmases. Sana magkakasama pa tayo sa marami pang Pasko. Kung nakikinig ka ngayon at may katabi ka dyan, pwede bang awitan mo yung katabi mo? Kung mawawala ka sa piling ko sinta, paano ang Pasko alay ko sa'yo? Huwag kang mawawala ha. Merry Christmas and many Christmas. God bless you. Mama Mary loves you. God so loved you, He gave His only Son. That's what Christmas is all about. Amen.